dayang ADV-150. Kamakailan nga ay balibalita na nandito na sa Pinas ang motor na to. Ito ang pantapat sa Honda ADV-150. Ito ay hindi rusi mga bes ano. Ito ay ilalabas ng Fecon Motorcycle Philippines. Para sa rusi, sorry. Fecon lang sa kalam. Dayang ADV-150, inilabas na nga ito sa bansang China. Para naman sa kanyang specs mga bes, ito ay single cylinder, 4-stroke, water-cooled, 150cc para sa kanyang maximum torque at sa maximum power niya, wala pa tayong halos record mga bes. Para sa length, width at height niya mga bes, ito ay merong 2,072 by 760 by 1,260. Para sa kanyang curb weight, meron tong 150 kg. Para sa kanyang fuel tank capacity ay may 9.3 liters. Sa kanyang seat height, 775 mm. Ito ay ABS na rin. Nangyari dito, boy. Tain na. Nangyari dito. Delikado to, boy. Delikado yung ginawa na ito. Ano niya yung poste ng Meralco. Sinira niyo. Grabe. Grabe yun, ah. Yung soundtrack, binangga yung ano, siguro nakatulog yun, pero ang lakas! Grabe, nakakatakot yung ganun, boy. Grabe yun. Katulog siguro yung truck driver mo. Kaya kayo, pag magdadrive kayo, make sure lang na fit kayo magdrive. Fit tayo mag-drive, huwag tayo masyadong ano, wala tayong pilitin kung hindi talaga kaya, di ba? Huwag natin pilitin yung bagay na hindi natin kaya, lalo sa pagdadrive at tok-tok tayo, di ba? Mag-ano tayo, pahinga tayo ng mga 15 minutes, saka tayo ulit mag-drive, di ba? Yan yung pinaka-advice ng mga expert, mga best, no? Kaya iwasan natin, maiiwasan natin yung aksidente kung tayo mismo, iiwas tayo. Diba? Yun lang. Full LED na ang kanyang headlight, park light at tail light. Maganda na ang body frame nito, katulad ng Honda ADV-150. Naka-naked handlebar na rin to, maganda na rin yung kanyang emblem. Lalong nagpaangas dito ay yung aggressive design nito. Maganda yung mga fairings, front at rear fender niya, maganda na rin yung klase na ginamit na plastic. Naka-telescopic fork at disc brake sa harap. Meron na rin tong ABS. So meron tong dalawang klaseng USB. Yung USB port at yung kanyang cigarette type mga bes. Ito ay naka-keyless na rin. Meron din tong start, sleep mode, anti-theft alarm. Ang kanyang switches ay looks premium na mga bes. Ganun siya kaganda. Adjustable na rin ang kanyang windscreen. Madali na rin i-adjust yung brake lever nito. Depende sa kung anong gusto mo. Meron din itong manual parking. Naka-double throttle cable na rin to mga bes. Apat na ang kanyang projected bulb na nagpaangas lalo dito. Sa inilabas sa China, meron itong front and rear cam. Madaling i-adjust ang kanyang windscreen. Maganda na rin yung ginamit na upuan at leather dito. Sa fuel tank capacity na 9.3 liters, hindi na masama para sa long ride. Naka dual sport na gulong. Ang seat height nito ay 775 mm. Abot na nito ng mga 5'3 pataas. Pero para dun sa mga 5'2 pababa, adjustable naman yung kanyang suspension sa likod.
Maganda na rin yung foot pegs na ginamit dito para sa OBR, mga guys. Ito ay naka dual shock sa likod na may baso na rin. So maganda. Naka disc brake na rin sa likod at naka mugs. Ito ay naka Bosch EFI. Stylish na rin yung kanyang muffler. Maganda na rin yung kanyang panel gauge na full digital at mababasa mo sa umaga at sa gabi ng malinaw. So ayun na nga, ilalabas na ito ng Fecon Motorcycle Philippines. Para sa price nito, mga best, wala pa tayong informasyon na nakukuha galing sa Fecon, mga best, no? So asahan nyo na meron tayong walk around review dito or walk through, mga best, no? Kapag nandito na sa market to. So agad-agad yan, abangan nyo yan, mga best. Ayan yung kaninang umaga, oh. Buti nagawa na nila agad. Grabe, bumangga yung ano, yung truck doon sa poste. Sakong sakto. Ah, flat yung gulong natin, boy. Pero hindi naman siya totally flat. Kulang lang siya sa hangin. My goodness. Pabomba tayo. Saan ba meron pabomba?